Katapatan, huwag magsinungaling. Kaya talikuran ang kasinungalingan, magsalita ang bawat tao ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga miyembro ng isa't isa. Ephesians chapter 4 verse 25. Huwag kang sasaksi ng kasinungalingan laban sa iyong kapwa. Exodus chapter 20 verse 16. Silang nagmamasid sa mga kasinungalingang walang kabuluhan ay iniiwan ang kanilang sariling awa. Jonah chapter 2 verse 8. Huwag gantihan ang sino man ng masama sa kasamaan. Magbigay ng mga bagay na tapat sa paningin ng lahat ng tao. Tayo'y lumakad ng matapat, gaya ng sa araw, hindi sa pagkakagulo at paglalasing, hindi sa kalaswaan at kahalayan, hindi sa alitan at inggitan. Romans chapter 12 verse 17, chapter 13 verse 13. Naglalaan ng mga bagay na tapat, hindi lamang sa paningin ng Panginoon, kundi sa paningin din ng mga tao. 2 Corinthians chapter 8 verse 21. Sa wakas, mga kapatid, anuman ang mga bagay na totoo, anuman ang mga bagay na tapat, isipin mo ang mga bagay na ito. Philippians chapter 4 verse 8. Mamuhay ng tahimik at mapayapang buhay sa buong kabanalan at katapatan. 1 Timothy chapter 2 verse 2. Sa lahat ng bagay, handang mamuhay ng tapat. Hebrews chapter 13 verse 18. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay ang Kristo? Siya ay Antikristo na tumatanggi sa Ama at sa Anak. 1 John chapter 2 verses 4 and 22. Kung sinasabi ng isang tao, iniibig ko ang Diyos at napopuot sa kanyang kapatid, siya ay sinungaling. Sapagkat ang hindi umiibig sa kanyang kapatid na kanyang nakita, paanong mamahalin niya ang Diyos na hindi niya nakita? At ang utos na ito ay nasa atin mula sa kanya, na ang umiibig sa Diyos ay umiibig din sa kanyang kapatid. 1 John chapter 4 verses 20 to 21. Aking kinapuotan ang nagsisitingin sa mga sinungaling na walang kabuluhan, ngunit ako'y tumitiwala sa Panginoon. Patahimikin ang mga sinungaling na labi na nagsasalita ng mga masakit na bagay na may pagmamalaki at paghamak laban sa matuwid. Psalm chapter 31 verses 6 and 18. Mapalad ang tao na ginagawa ang Panginoon sa kanyang tiwala at hindi iginagalang ang mayabang o ang mga lumilihis man sa kasinungalingan. Psalm chapter 40 verse 4. Ang bibig ng mga nagsasalita ng kasinungalingan ay ititigil. Siyang gumagawa ng karayaan ay hindi tatahan sa loob ng aking bahay. Siyang nagsasabi ng kasinungalingan ay hindi magtatagal sa aking paningin. Psalm chapter 63 verse 11, chapter 101 verse 7. Alisin mo sa akin ang daan ng kasinungalingan at ipagkaloob mo sa akin ang iyong kautusan na may kagandahang loob. Aking kinapopuotan at kinasusuklaman ang pagsisinungaling. Ngunit ang iyong kautusan ay aking iniibig. Psalm chapter 119 verses 29 and 163. Iligtas mo ang aking kaluluwa o Panginoon mula sa mga labi ng sinungaling at mula sa dila na magdaraya. Psalm chapter 120 verse 2. Ang anim na bagay na ito ay kinapopuotan ng Panginoon. Oo, pito ay kasuklam-suklam sa Kanya. Isang mapagmataas na tingin, isang sinungaling na dila at mga kamay na nagbubuhos ng walang salang dugo, isang puso na kumakatha ng masamang haka, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan, isang sinungaling na saksi na nagsasalita ng kasinungalingan at siyang naghahasik ng alitan sa gitna ng magkakapatid. Proverbs chapter 6 verses 16 to 19. Siyang nagtatago ng galit sa pamamagitan ng mga sinungaling na labi at siyang nagsasalita ng paninirang puri ay isang mangmang. Sa karamihan ng mga salita ay hindi nagkukulang ng kasalanan, ngunit siyang nagpipigil ng kanyang mga labi ay pantas. Ang dila ng matuwid ay parang piling pilak, ang puso ng masama ay maliit ang halaga. Proverbs chapter 10 verses 18 to 20. Ang mga pag-iisip ng matuwid ay matuwid,
Ngunit ang mga payo ng masama ay pagdaraya. Siya na nagsasalita ng katotohanan ay nagpapakita ng katuwiran. Ngunit ang sinungaling na saksi ay nagdaraya. May nagsasalita na parang mga paglagos ng tabak, ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan. Ang labi ng katotohanan ay matatatag magpakailanman, ngunit ang sinungaling na dila ay sandali lamang. Ang pagdaraya ay nasa puso ng mga nag-iisip ng kasamaan, ngunit sa mga tagapayo ng kapayapaan ay kagalakan. Walang mangyayaring kasamaan sa matuwid, ngunit ang masama ay mapupuno ng kasamaan. Ang mga sinungaling na labi ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit silang nagsisigawa ng tunay ay kanyang kaluguran. Proverbs chapter 12 verses 5, 17 to 22. Ang taong matuwid ay napopoot sa pagsisinungaling, ngunit ang masamang tao ay kasuklam-suklam at napapahiya. Proverbs chapter 13 verse 5. Ang tapat na saksi ay hindi magsisinungaling, ngunit ang sinungaling na saksi ay magsasabi ng mga kasinungalingan. Ang karunungan ng masinop ay umunawa ng kanyang lakad, ngunit ang kamangmangan ng mga mangmang ay pagdaraya. Ang totoong saksi ay nagliligtas ng mga kaluluwa, ngunit ang magdaraya na saksi ay nagsasalita ng mga kasinungalingan. Proverbs chapter 14 verses 5, 8 and 25. Ang masamang gumagawa ay nakikinig sa mga maling labi, at ang sinungaling ay nakikinig sa masamang dila. Ang mainam na pananalita ay hindi nagiging mangmang, lalong hindi ang mga sinungaling na labi nagiging isang prinsipe. Proverbs chapter 17 verses 4 and 7. Maigi ang dukha na lumalakad sa kanyang katapatan kaysa suwail sa kanyang mga labi at isang mangmang. Ang sinungaling na saksi ay siguradong paparusahan at ang nagsasalita ng kasinungalingan ay hindi makakatakas. Ang sinungaling na saksi ay siguradong paparusahan at ang nagsasalita ng kasinungalingan ay mapapahamak. Ang naisin ng tao ay ang kanyang kagandahang loob at ang dukha ay maigi kaysa sinungaling. Proverbs chapter 19 verses 1, 5, 9 and 22. Ang tinapay ng pagdaraya ay matamis sa tao, ngunit pagkatapos ang kanyang bibig ay mapupuno ng graba. Proverbs chapter 20 verse 17. Ang pagkuha ng mga kayamanan sa pamamagitan ng sinungaling na dila ay walang kabuluhan na itinatapon paroon parito nila na nagsisihanap ng kamatayan. Proverbs chapter 21 verse 6. Siyang napopoot ay nagpapakunwari ng kanyang mga labi at nag-iimbak ng karayaan sa loob niya. Pagka siya ay nagsasalita ng mabuti, huwag mong paniwalaan, sapagkat may pitong kasuklam-suklam sa kanyang puso, na ang kanyang pagkapuot ay natatakpan ng pagdaraya, ang kanyang kasamaan ay mahahayag sa harap ng buong kapisanan. Sino mang humuhukay ng hukay ay mauhulog doon, at siyang gumugulong ng bato babalik sa kanya. Ang sinungaling na dila ay napopuot sa mga napighati nito, at ang mapagbolang bibig ay gumagawa ng kapahamakan. Proverbs chapter 26 verses 24 to 28. Huwag kang tatawaging chismosa at huwag kang maghintay gamit ang iyong dila, sapagkat isang karumal-dumal na kihiyan ay nasa magnanakaw at isang masamang kahatulan sa dalawang dila. Ecclesiastes chapter 5 verse 14. Huwag kang mag-isip ng kasinungalingan laban sa iyong kapatid, ni gawin ang katulad sa iyong kaibigan. Huwag gumamit ng anumang paraan ng kasinungalingan, sapagkat ang kaugalian niyaon ay hindi mabuti. Ecclesiastes chapter 7 verses 12 to 13. Ang kasinungalingan ay karumal-dumal na bahid sa isang tao, ngunit ito ay patuloy na nasa bibig ng hindi naturuan. Ang magnanakaw ay maigi kaysa sa taong sanay magsinungaling, ngunit silang dalawa ay magkakaroon ng kapahamakan na pamana. Ang disposisyon ng isang sinungaling ay walang puri, at ang kanyang kahihiyan ay laging nasa kanya. Ang pantas na tao ay magtataas ng karangalan sa kanyang mga salita, at siyang may unawa ay magpapalugod sa mga dakilang tao. Ecclesiastes chapter 20 verses 24 to 27. Tatlong uri ng mga tao ang kinasusuklaman ng aking kaluluwa, at ako'y lubhang nasaktan sa kanilang buhay, isang dukha na mayabang, isang mayaman na sinungaling, at isang matandang mangangalunya. Ecclesiastes chapter 25 verse 2.
Mahiya ka sa pakikiapid sa harap ng ama at ng ina at ng kasinungalingan sa harap ng prinsipe at ng makapangyarihang tao. Ecclesiastes chapter 41 verse 17. Ang ika-anim ay ang espiritu ng pagsisinungaling sa kapahamakan at paninibugho upang magsagawa ng mga panlilinlang at mga pagtatago mula sa mga kamag-anak at kaibigan. Testament of Reuben chapter 1 verse 29. Napatunayan ko sa aking puso at sa buong buhay ko na ang katotohanan na may makatarungang pakikitungo ay mabuti at nakalulugod sa Diyos, at na ang pagsisinungaling at galit ay masama dahil itinuturo nila sa tao ang lahat ng kasamaan. At ngayon, mga anak ko, masdan, ako ay namamatay. At sinasabi ko sa inyo ang katotohanan na maliban kung iingatan ninyo ang inyong sarili mula sa espiritu ng pagsisinungaling at galit at ibigin ang katotohanan at mahabang pagtitiis, kayo ay mapapahamak. Sapagkat ang espiritu ng galit ay kinukulong siya ng lambat ng panlilinlang at binubulag ang kanyang mga mata, at sa pamamagitan ng pagsisinungaling ay nagpapadilim sa kanyang isip at nagbibigay sa kanya ng sariling pangitain. Ang espiritong ito ay laging sumasama sa pagsisinungaling sa kanang kamay ni Satanas upang ang kanyang mga gawa ay maisagawa ng may kalupitan at pagsisinungaling. At kung kusa kayong dumanas ng pagkawala o hindi sinasadya, huwag kayong mabalisa, sapagkat sa kabagabagan ay nanggagaling ang puot na may kasinungalingan. Bukod dito, ang dalawang beses na kasamaan ay puot na may kasinungalingan, at tinutulungan nila ang isa't isa upang guluhin ang puso, at kapag ang kaluluwa ay patuloy na nababagabag, ang Panginoon ay humihiwalay dito, at si Belial ay namumuno sa kanya. Testament of Dan, chapter 1, verses 3, 10, 13, 20, 26, and 27. Ang pagkapuot sa makatuwid ay masama sapagkat ito ay palaging kaakibat ng pagsisinungaling, pagsasalita laban sa katotohanan, at ginagawa nitong dakila ang maliliit na bagay at ginagawang kadiliman ang liwanag at tinatawag ang matamis na mapait at nagtuturo ng paninirang puri at nag-aalab ng puot at pumupuko ng digmaan at karahasan at lahat ng kasakiman. Pinupuno nito ang puso ng kasamaan at laso ng demonyo. Testament of Gad, chapter 1, verse 25.